Hello! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng makapanood sa lecture ko na ito. Welcome back again sa The Cornish Kanunong Panginoon. Malaon na rin ang panahon na hindi ako pa nakapag-lecture sa inyo kasi ang dami nating pasyente na inaatupag. May mga may laboratory tayo. Meron tayong pasyente araw-araw at may mga home service pa ako. But this time guys, hindi po tayo tumitigil na mag-share sa inyo ng kaunting kaalaman bukod sa kalusugan na walang ibang paggagamitin nyo guys na kailangan natin i-apply ay yung tanong ng Panginoon. Now, this time, isi-share ko po sa inyo ang kahalagahan ng cells at ano ang mga primary needs ng cells natin. Why? Kapag may isa man ang nawala roon, magkakaproblema ang cells natin. Okay? This time, ito po yung mga primary needs ng kailangan ng cells natin. Unang-una, itong nutrition. Kailangan natin ng nutrition, guys. Sa cell natin, kailangan natin ng tamang nutrition. And of course, sa mga alternative medicine doctors, ang naturopat, we should to eat sa nutrition, guys. Eh, consider po namin, higit sa lahat yung blood typing. Always remember, there are certain foods or herbs po for a certain blood type. Pa, kaya malaki ang risk kapag hindi mo nakain yung mga pagkain na hindi akma sa blood type mo. Bakit? Nadadamay po ang cells natin. Pangalawa po, yung tamang tubig. Po, kailangan natin ng tamang cells natin, nangangailangan ng tubig. Pangatlo po, ang cells natin, kailangan ng oxygen. Po, nakukuha po yung oxygen guys kapag tayo may activities at tabilad ng araw. 3 times to 4 times a week, eh napakalaking bagay na po yun guys. Okay? Pang-apat po guys, yung enzymes. Kailangan ng cells natin yun. Saan nakukuha yung mga enzymes? Sa mga raw foods, vegetables and fruits. Po, nandun po yan. Nakukuha yung enzymes. At higit sa lahat, itong dalawa na ito. Ito, hindi gaano naiintindihan sa panahon ngayon. Ang cells natin guys, kailangan ng antioxidant. At saka kailangan ng pro-oxidant. Okay, what if, kasi, tingnan nyo ha. Ang ibig sabihin ng, ito yung cells natin guys. Ito yung cell membrane natin guys. Ayan. Ito yung cell membrane. Ayan. No? Tandaan natin guys, ang trabaho ng antioxidant sa cell membrane natin just to protect the area or yung cell membrane ng cell natin. Yun po yung trabaho ng antioxidant. Napakarami ngayon na nasa market, mga herbal company, they talk about oxidant, but they don't have any idea what is exactly kung paano gamitin at ano ang trabaho ng antioxidant sa cells natin. Ang antioxidant, guys, walang pagkakaiba yan. Siya ho ang nagpuprotekta sa loob at sa labas ng cell membrane natin. Why? Kasi kapag may contagious at saka aggressive na bacteria na pumasok sa loob ng katawan natin, those cell membrane, guys, sisirain po. Ha? Pag nakapasok ang bacteria dito, yan. Pag na-invade, nakarating ang aggressive bacteria sa loob ng cell membrane, guys, itong nutrition, mga glucose, at saka yung enzyme, at idadamage niya po at kakainin niya ng aggressive bacteria na papasukin. So, kailangan niya ang trabaho ng antioxidant natin, guys, just to protect the cell membrane natin. But, eto, papayag ka ba, guys, na ilang buwan, walang ginawa ang antioxidant mo, just to protect you every day? For how long? Panay-protect na lang. What if
no? Very aggressive at saka napakaraming bacteria na dumadamage doon sa cell membrane natin, guys. Dumarating ang panahon, humihina po yung cell membrane natin at madali na lang po siya pasukan ng bakterya at lahat nung doon sa mitochondria, ito po yung mitochondria, ang mitochondria ng cells natin, na ito po yung powerhouse o digestive system sa loob ng cell membrane natin, guys. Lahat kung anumang meron doon, dinadamage at ninangat-ngat, kinakain ng bakterya. So, lahat ng mga waste product ng bakterya na nasa loob nun, guys, saan matatapon? Napupunta po yan doon sa space between sa cells natin or area around the cells natin. So, since na that is waste product, so, anong nangyayari sa lugar na to na nandoon yung mga ito, doon nagagaling itong nutrition at saka itong mga ito, guys. So, magkakaroon ng problema sa lugar nito, magiging acidic po yan, guys. Okay? Kapag nagiging acidic po ito sa lugar na to, nako, maglalong magkakaproblema ang cells natin. Unang-una, dynamics na ngayong loob niya. Pangalawa, eh wala na po siyang pagkukuhanan, wala na po siyang sources ng foods niya. But, the good thing, kung maganda ang antioxidant mo, eh napoprotektahan siya. Pero hindi po lahat ng panahon at pagkakataon, napoprotektahan tayo ng antioxidant. Guys, kailangan natin ng pro-oxidant. Ano, Doc? Anong trabaho ng pro-oxidant doon sa cell membrane natin? Kung ang antioxidant at pinoprotektahan niya lang po yung cell membrane natin, the good thing about this pro-oxidant, guys, ha? Siya yung nagka-counter-attack. Apo? Siya yung nagpa-pounce back. Na kapag may bakterya, at saka may mga cancer cells na gusto mag-invade, the good thing those pro-oxidant, guys, gumagawa siya ng paraan. Pinapatay niya ito. But, itong mga antioxidants at saka pro-oxidant na nakukuha natin sa mga iba't ibang herbs o tanim ng Panginoon Diyos, katulad ng tatterfeins, beta-lunic acid, mga polysaccharides, mga beta-glucans, at saka polyphenols, saka inotujul, no, at saka melanin, at saka safudin. Yan yung mga antioxidant at saka pro-oxidant na dapat i-combine just to protect your cell membrane. Kasi kung hindi nga po napoprotektahan yan, guys, this cell membrane, guys, madadamage po yung cells mo. At kapag nag-damage yung cells mo, guys, magpo-produce po yan ng isang cells, ha, cancer cells, no? Yan. And these cancer cells, mas malakas at mas matibay at mas more powerful pa po siya sa pinagmumulan niya. And believe me, dyan na po nagsisimula yung tinatawag na pathogens. Then, tatami po yan, guys. They multiply rapidly. Itong cancer cells na to, so they call it tumor. Okay? Kapag napabayaan yan sa loob ng katawan mo, believe me, pag inabsorb po yan sa ng bloodstream natin, guys, at umikot po yan sa other part ng katawan natin at lakas sa organs natin, believe me, magkakaroon po tayo ng tinatawag na metastasis. Okay? Sana, guys, nagiging malinaw sa inyo kung ano-ano ang mga kailangan, primary needs ng cells natin. Again, uulitin ko, ang primary needs ng cells natin, tamang nutrition, tamang tubig, tamang oxygen, tamang enzymes, tamang antioxidant, at saka tamang pro-oxidant. Why? Kapag isa man dito o dalawa rito ang nawawala, guys, what will happen? But, magkakaproblema yung tissue natin. Okay? Pangalawa, magkakaproblema ang organs natin. Okay?
Pangatlo, magkakaproblema yung system natin. Pang-apat, yung katawan natin sa kabuuan. Kapag kulang ka dito, isa o dalawa ka, ito ang sasakwitin natin. Lahat ng mga ito, mararanasan. So, thank you again guys. Sana po, naiintindihan at naunawaan natin ang simpleng presentation ko sa ngayon. Iniklaan lang po natin para hindi na masyadong mahaba pa at kakain tayo ng maraming oras. Thank you guys. Once again, nagpapasalamat tayo. Bookworms po. Thank you.